Ang tagal, di ba? Binlock mo ko. Binlock mo ko. Nakachat ko nga po kayo ngayon. Nakachat mo ko ngayon. Siguro in-unblock mo na ako. Pero binlock mo ko. Naka-ignore message lang po yun. Pero hindi pa naka-block yun. O, in-ignore message. Ganun din yun. Ganun din yun. So, ang sa akin, kahit anong mangyari sa'yo, kami ang takbuhan mo. Nandito kami. Mula Antipolo, nandito kami sa Tondo. Di ba? Nandito kami sa Tondo. Hindi ka namin pinapabayaan. Kahit anong kasutilan ang ginagawa mo. Di ba? Pero kung anong dapat mong ngayon, danasin muna ngayon dahil hindi pa natin mabibigay yung piyansa dahil bukas pa ang ano. Wala. May pera kami ngayon, Chief. Sir? Sir Canlas? May pera po kasi kami ngayon. Eh, pero hindi po pwede, di ba? O. Bukas. Bukas, sa RTC, tapos meron tayong requirements. Alas 8, kasi wala nang paper lang ngayon. Hindi, saka hot day ang RTC bukas, kaya maaga. Tingnan mo ang gagawin mo sa amin. Pwede ba siyang kasamahan dito? Kahit assistant na lang. Hindi pwede eh. Ano naman po yun, hindi naman po yun mga ano rito, kasi yung custody na po namin yan. Mm-hmm. So, pananagutan po namin yan kung may mangyari po dyan. Hindi, saka ano, we trust ano naman okay. Sila sir. Okay. Oh. By si Sir Canlas, saka si ano po yun. Kapampangan po kayo sir. Canlas po kami sa Lubao. Baka kapampangan po ang Canlas. Ano? De sana ito, Sander, ha? Diyos ko, 22,000 live viewers. 22,000. Ah, sa cellphone mo? Yung cellphone mo nasa? Sa kanila, sir. O, hindi po pwede yun. Sa tuwi, ito. Kayo na ba pwede i-turn over kung ano niya? Kami yung management. Sa amin na lang po. Management naman po kami, sir. Nakita naman niya, di ba? Apo, apo, sir. Or, yung alam mo, ha? Apo, sa mga, sir, David na lang po sa mga. Alam mo naman kung sino to, ha? Apo. Apo. Oh, alam mo, sinabi ko nga kay Sir, sir eh, kapag kay sino ba pinangatan ko muna siya eh. Tapos sabi ko, sige, paalam mo sa ano mo. Kung matatawagan mo 'yung pamilya mo. Hindi kasi makakapag 'yung pamilya na malayo. Anong gusto mo? Nagugutom ka? Anong gusto mo? Tubig, nagugutom ka, ano? Bibilang ka muna namin. Kape. Kailangan mo na lang 'yan. Kaya na, 7-11. Yung personalization niya, yung alam mo, sana sinabi mo agad eh. Nasa biyahe na kami nun eh. Alam mo, hindi na tayo. Sana mapatawad mo ako. Sana maawa ka sa akin. Ito ang pagsusumamo ng social media personality na si Marlo Arizala o mas kilala bilang Sander Ford para sa kanyang dating girlfriend na nagpakulong sa kanya dahil sa kasong violence against women and children. Nanginip po ako ng sorry dun sa ex ko kahit po alam ko na wala naman akong ginawang masama sa kanya. Magpapasko tapos ito yung mangyayari sa pamilya, sa mama ko. Ako lang inaasahan ng pamilya ko. Inaresto si Ford kagabi ng Manila Police sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 5G ng RA 9262 o Violence Against Women and Children na may petsang October 8, 2020. Ngayon lang natin arrest kasi ngayon lang tayo nakaka-provide itong warrant of arrest. Saan siya inarrest? Sa may area ng Pasay, dun sa may isang restaurant dun. May nag-tip sa atin. Kagabi, dumating sa presinto ang talent agency ni Ford para umasiste sa kanya.